isa akong sundalo at meron kaming na-encounter na kakaibang tao. Story time. Ako si Jan. Hindi ko nababanggitan kung anong batch ako graduate sa pagkasundalo at pati na rin ang buong pagkakakilanlan ko. Dahil ang kwento ko ay isang bagay na kami lang nakakaalam. Na destino ko somewhere sa Samar. Hindi ko na rin babanggitin ang eksaktong lugar dahil confidential ito. Pagka-destino namin sa Samar, mga isa o dalawang linggo lang ang nakalipas, ay ayos naman ang lahat. Pero nag-iba ang sitwasyon na to. Simula nung nagpatrol kami ng hapon, sa eksaktong oras ng alas 3 ng hapon, isang platoon o grupo kami na naglalakad sa masukal na kabundukan. Habang naglalakad kami, meron akong napapansing batang sumusunod sa likuran namin. Wala siyang suot na damit. Ang tanging suot niya lang ay isang itim na short. Sumusunod siya sa amin sa malayo. Pero pinagsawalang bahala ko lang to. Kasi naisip ko baka nagtataka lang siya sa ginagawa namin. At baka lumayo din kapag nakita niya kami na armado at mga sundalo. Pero kahit saan kami lumusot at pumasikot-sikot sa bundok, nakikita pa rin namin yung batang lalaki na yon. Habang sa patuloy naming paglalakad, sumusunod pa rin yung batang lalaking nasa likuran namin. Kahit wala nang masyadong bahay sa paligid namin. Dito ko na sinabihan yung CEO ko o yung commanding officer namin na itago na lang natin sa codename na Bravo First. Dahil na mga oras na to, nag-aalala na rin ako kasi baka mapano yung bata. Bravo First, may bata sa likuran natin. Kanina pa tayo sinusundan at minamanmanan yan. Tumingin ang commanding officer namin sa bata na nasa likuran namin. Halt! Huminto muna tayo! At nilapitan niya yung batang kanina pang sumusunod sa amin. Bata, anong kailangan mo? Delikado na sa lugar na to. Sige na, umuwi ka na. Sinabihan ng CEO ko na umalis na siya dahil mapanganib na ang lugar na yon. Pero ang nakakagulat, imbis na lumayo yung bata, bigla niya nalang tinamba ang CEO namin. Sandali! Ano ba? Bata! Anong ginagawa mo? Hoy, yung bata! Hoy! Yung bata! Hoy, yung ginagawa mo! Lahat kami nagulat at ang CEO namin ay nabaliktad. Buti na lang may helmet ang CEO namin at lahat kami ay naka-vest at arm guards. Kaya yung mga kagat at kalmot ng bata ay hindi ininda ng CEO namin. Ang lakas ng bata na yon, pinansasalag ni CEO yung baril niya sa kalmot at kagat ng bata. At kahit yung baril kinakagat niya, at kahit anong pigil namin sa bata, hindi namin mapabitiw sa CEO namin yon. Kaya yung isa sa mga kasamahan ko, napilitan na siyang baril yon sa likuran nun. Dahil sa kakaibang lakas na taglay niya. Sir! Permission to fire! Fire! Pagbaril sa kanya, dito lang siya bumitiw. At patalon-talon na lumalayo yon. Lumusot yung bata sa isang sidewalk ng drainage. Hindi ko alam kung paano siya nagkasya sa ganung maliit na butas. Noong binangon namin ang commanding officer namin, puro siya laway na malapot. Dito na rin nag-decide ang CEO namin na mag-withdraw at bumalik sa detachment area. Pagbalik namin sa detachment area, naka-alerto na kami lahat. At ang CEO namin ay wala namang natamong major injury, pero bakas ang mga kalmot ng bata sa kamay niya at uniform niya. Inaasahan namin na may report at reklamong darating sa amin sa headquarters tungkol sa batang binaril ng isa sa mga kasama ko. Pero lumipas ang ilang oras, wala kaming natanggap. Wala rin kaming nabalitaan tungkol sa batang sinugod sa ospital dahil sa tama ng baril. Kinabukasan, hinanap namin yung bata sa kalapit na barangay, malapit sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Pero walang umamin. Tikom ang mga bibig nila. Wala raw silang alam. Ang CEO namin at iba kong mga kasama ay hindi alam kung anong klase yung na-inkwentro namin. Pero para sa akin, yung batang yun ay isang aswang. Dahil sa hindi maipaliwanag na lakas na meron siya. At dahil na rin sa walang pamilya ang nagreklamo sa amin. Dahil sa insidente na to, napilitan akong bumili ng rosaryo at mga anting-anting. Dahil para sa akin, naniniwala ako sa mga ganito. Naniniwala ako na merong mga lahi ng aswang.